Hello guys, good morning. Ayan, napabigla akong mag-video kasi pupunta kami sa office ng ano. Dahil napunta kami ng office ng financial finance controller or finance manager dito sa company na pinagtrabahoan ko. Dahil parang napupindit sila dun sa ginawa kong TikTok na Mudir, when salary is in, bukra-bukra like this. So ngayon, yes, I'm here. I'm here. Tapos pinatawag kami. Kasi kumalat. Kumalat kasi dito sa ano. Sa nasa ano kasi status ng WhatsApp ng kasama namin dito. So nakita. So parang apektado siya. Parang hindi siya aware sa TikTok. So kakausapin kami ngayon. Dahil sa TikTok na yun. Ayan guys, kalalabas ko lang sa office ng yung boss dito. Ayan, inimbestigahan nga ako kung bakit ko raw ginawa. At dito daw po ay parang nasaktan sila dahil sa nangyari nga ngayon na wala pang swildong ano ganito. Sabi ko, hindi ko ginawa yung ang video na yon para lang sa para sa company. Ginagawa ko yun for fun. I am a vlogger. Pinaliwanag ko sa kanya. Sabi ko, hindi ako nagre-reklamo na wala tayo walang sahod. Hindi ako nagre-reklamo na hindi pa tayo nagsasahod. Ginawa ko lang yun. At saka hindi lang ako ang gumawa noon. Ang daming gumawa ng video na yun. Bakit kayo apektado? Hindi ako nagre-reklamo. Alam mo bang almost 5 years na ako magtatrabaho dito? Nagtatrabaho. Tapos dahil lang sa video na yan, vlogger ako. Gusto kong gawin ang gusto kong gawin na mapasaya ang tao. Kasi senior kasi nung supervisor ng housekeeping dito. Ayan, tapos nilagay pa niya sa status ng kanyang WhatsApp. So friend pala sila nitong boss dito. Apektado siya. Ayan, nasaktan siya. So ayan. Eh sabi niya tatanggalin daw ako. It's much better kung ano, 'di ba? Bayad ibigay niya sa akin yung ano, bigay niya sa akin yung dapat. Walang problema 'yon. Kung ganon, mas maganda nga, 'di ba? So dahil sa TikTok na 'yon, Muhammad, when salary easy. Inshallah bukura. Ah, ganon. Parang nasaktan sila doon kasi alam nila na hindi pa sila nagpapasahod. Bukra-bukra. Sila, isa rin kasi silang bukra-bukra dito. So ngayon, apektado sila sa video. Okay. So, housekeeping manager, ako, andyan. Sabi ko, 5 years na ako nagtatrabaho dito. Nagreklamo ba ako ng sahod na dili-dili? Coincident lang yan. Nagigawa ko yung video na yan. Sabi ko. Ewan ko kung anong gagawin nilang action sa akin. Nakakatuwa namang itong kahit dito mo lang sa compound nagtrending. Pero hindi maganda yung pagka ano. Ang sarap nga mag-video dun kanina nung ini-interrogate ako eh. But anyway, ayan. So, titingnan natin kung ano po ang susunod na mangyayari. So ayun guys, ayan, ipapakita ko sa inyo yung video na kung saan binigyan ng malaking kahulugan dito sa kumpanya na pinagtatrabahoan ko. Ayan, ayan kung nakikita nyo yung TikTok video na yan, yung po yung galit na galit siya dyan sa video na yan. So kayo na po ang huhusga kung kayo po ang nasa kalagayan ng kung kayo po yung pinakamataas na posisyon or mataas ang posisyon sa company kung kayo po ay magre-react sa video na yan kung hindi kayo natatamaan, ano? And comment below and pag-usapan natin yan. So ayun guys, ayan at hanggang ngayon naghihintay pa rin tayo kung anong magiging result pero parang wala naman at narinig ko parang sabi napahiya daw yung
mataas na posisyon na yon dahil dun sa pinakita niyang reaction sa video natin, yun sa TikTok. So, pero kung ano man, baka ano, may gagawin sila na, yun nga, sabi, baka tatanggalin, pauwiin. So, willing ko yung tatanggapin. At yan naman po ay gusto na rin namin, mga Pilipino dito, na makakalas dito. Dahil nga lang sa panahon ngayon, di ba, pandemic, so manghirap din nilang, hirap din mag-process ng paper. So, if ever na yun po yung mayroon pong resulta doon, no? Pero sabi na parang napahiya daw, di ba? Hamakin mo yan, ikaw may mataas ka na posisyon, wala kang alam sa social media. At yung video na yan, binigyan mo ng maling kahulugan. So nasaan ang utak mo doon, di ba? Nasaan ang utak niya? Napakaano niya, di ba? So ang hirap magsalita ng ano dahil hindi po talaga tayo sanay mangbas ng mga tao, pero dahil sa pinakita niya na ganun, so parang instead na gagalangin siya ngayon, eh ang liit na ng tingin ko sa kanya pagbilang isang ano dito sa company na to. So ayan, ready naman po tayo. At siyempre siyempre kung anong mga basta-basta na lang niya tayong anuhin, meron din po tayong panglaban diyan, di ba? Meron naman tayong mga malalapitan kung hindi po natin kaya, di ba? So ayun lang po 'yon. At hintay natin ang mga susunod na mangyayari, pero parang wala na. Ayan. So bye-bye. Thank you for watching, and this is DJ John, only here at DJ John TV. Ayan. Please subscribe. Wah. Assalamualaikum, Mudir. Mudir, when salary IG? Insyaallah, bukra. Aman. Les inta mapi syukul. Anak kalam inta sawihada. Insyaallah, bukra.